بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may isang mas'ala fiqhiya o usapin sa fiqh na itinanong din sa atin itong mas'ala na ito, katanungan, at ito'y mahalagang paksa at lagi ding itinatanong ng ilan o karamihan. Ang mas'ala na itinanong sa atin ay patungkol sa pag-aampon. Ano daw yung hatol ng pag-aampon sa relihiyong Islam? Hukmo tabani fil Islam. Ibig sabihin, anong hatol o kahatulan o hukum sa pag-aampon, tinatawag na pag-adapt o pag-aampon sa relihiyong Islam. Una sa lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na kafala, no? Kafala, lalo na yung tinatawag na kafala tul yatim, pag-aaruga, pagpapalaki, pag-aalaga, no, ng bata, lalo na kung batang ulila. Ang pag-aaruga, pagpapalaki o pagdidisiplina at paggugol sa bata na hindi mo naman anak, na pinapalaki mo, inaaruga mo, lalo na kung batang ulila, ay kabilang ito sa mainam na gawain. Kabilang ito sa mainam na gawain na lubos na binigyang diin ng Islam, binigyang halaga ng Islam na magpakita ng pagmamahal, pag-aaruga, pagpapalaki, pagdidisiplina, paggugol sa mga bata, no, mga anak o mga batang ulila, lalo na kung batang ulila. At ito kabilang sa napakalaking pagsamba at may napakalaking gantimpala na inilaan ng relihiyong Islam sa gumagawa nito. Ibig sabihin, nag-aaruga ka, nagpapalaki ka ng bata, mashallah. So may nakakamtang gantimpala. Maring yung batang ito ay kapamangkin mo, na walang kakayahan yung magulang niya na gumastos sa kanya, kinupkup mo. Yes, kinupkup mo at pinapalaki mo, inaaruga mo. So ito ay kabilang sa dakilang pagsamba at may gantimpala. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatim hakada. Ibig sabihin, ako at ang taong nagtataguyod, no, nag-aaruga, nagkupkup ng sa nag-aaruga sa batang ulila, ay ganito kami papasok sa paraiso. Subhanallah, ganito daw ang mahal, ganito sila ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So yun ay ibig sabihin, kalaki ng gantimpala at karangalan, no, karangalan. Sino bang ayaw niya makasama ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. No, kung saan paraiso ang mahal na propeta, doon ka. Ibig sabihin, sa yung taong nag-aaruga, nagpapalaki ng batang ulila. Subhanallah. So ito ang una nating maunawaan, na yung pag-aaruga, yung pagpapalaki ng isang bata ay pwede pinahintulot at kabagkos kabilang sa mainam na gawain. Ang ipinagbawal is yung pag-aampon. No, yung pag-aampon. Haram yung pag-aampon, na ibig sabihin, kukupkupin mo yung bata at palalaki mo na, ituturing mo na siyang tunay na anak, na ibibigay mo sa kanya ang iyong apelyido. Ipapa-apelyido mo sa kanya ang iyong apelyido at pagkakaitan mo ng karapatan yung tunay niyang magulang. Ito ang masama. Ito ang pinagbawal. Haram sa Islam. Yung pag-aampon. Ibig sabihin, kukunin mo yung bata, ituturing mo ng anak, hindi lang yon, yung apelido mo, ipapagamit mo sa kanya. So nawala na yung karapatan ng kanyang magulang. Hindi pwede yon. Kasi yung pag-apelido, mga kaibigan, mga kapatid, napakalaking bagay yan. Napakalaking karapatan ng ama o magulang. No? Udu'uhum li abaihim. No? I-address, iugnay nyo sila, yung mga anak, sa kanilang mga ama, yung tunay na magulang. Yung tunay na magulang. Pinagbawal yan ng relihiyong Islam na ipagamit natin yung apelido sa bata na hindi niya tunay na apelido, tunay na ama. No, tunay na ama. Ganun din na pagkakaitan natin sila ng ibang karapatan. Kasi pag, yung, halimbawa, yung pagiging wali. Halimbawa, kung babae, ang wali niya, yung totoo niyang ama. Kung siya ay kakasal, no, kapag malaki na siya, ang magiging wali niya, yung totoo niyang ama. Yung totoo niyang ama. Hindi niya wali yung nagpalaki sa kanya.
ang tandaan niyo po ito, ang kailangan magpahintulot, mag-ijab wa kabul sa kasal ay yung totoo niyang ama. Kung wala, yung tiyuhin niya o yung kapatid niya. So, pero yung totoo niyang ama, kung umiiral, dapat siya ang magpahintulot nito. Kahit na po, ito kahit na may pagkukulang yung ama, na halimbawa lang, kasi may mga amang ganito din ang kalagayan, na iniwan niya yung anak, lumaki sa tiyuhin o tiyahin niya, hindi niya ginagastusan, no? Paglaki ng bata, hindi niya ituturing na ama yung tunay niyang ama, at gagamitin niya yung apelido ng nagpalaki sa kanya, ito po ay haram. Kahit pa may kamalian, may pagkakasala yung ama niya, na halimbawa ipagpalagay natin na hindi niya ginagastusan yung anak niya, ay hindi pa rin magiging dahilan para talikuran mo yung ama mo at hindi gamitin yung apelido ng iyong ama. Ito ay haram. Kahit may pananaw, ibang usapan na yung kasalanan, yung kasalanan na ginagawa ng iyong ama. May pananagutan siya doon sa kapabayaan sa iyo, hindi paggastos, no? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bahala na parusahan o di kaya panagutin yung ama. Pero yung talikuran mo, tanggihan mo ang iyong ama, no? Hindi gamitin ang kanyang apelido, hindi siya gawing wali. Subhanallah. Napakapanganib. Maaring hindi tatanggapin yung kasal sa mga babae ito. Hindi tatanggapin ang kasal kung hindi maging wali ang tunay mong ama. Kahit pa may kasalanan siya, kahit pa gaano pa siya kasama, ay hindi pa rin magiging dahilan para talikuran mo siya. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang tunay mong ama. Siya ang naging dahilan kung bakit ka lumabas sa mundong ito. Ang iyong magulang, yung ina at yung ama. No? So hindi natin pwedeng tanggihan, talikuran, hindi gamitin ang apelido ng ating tunay na mga magulang o tunay na ama. Sabi ng mahal na propeta, man da'a ila ghayri abihi, no, fal jannatu haramun alayhi wa huwa ya'lam annahu ghayru abihi. Ibig sabihin, sino mang umugnay sa iba bukod sa kanyang ama, ibig sabihin iba ang gamitin niyang apelido at alam niya na hindi niya ama yon, ang paraiso ay pagkakait sa kanya, hindi siya makakapasok sa paraiso, no? Kapag may kinikilala siyang ama at ginamit niya yung apelido na hindi naman apelido ng kanyang ama, ay ang paraiso ay pagkakait sa kanya. Ibig sabihin, tao ka sa impyernong apoy. Walayudu billah. May masala dito, may masala na pwede bang tawaging father o papa o abi yung nagpalaki sa akin. Pwede po yan, pwede. No, pwede mong tawaging abi o papa o father na yung nagpalaki sa iyo. Ang mahalaga, no, ang mahalaga ay yung totoo mong ama, hindi mo tinatanggi, hindi mo tinalikuran. Pinaniniwalaan mo pa rin na yung si Fulan ay yung tunay na ama at gagamitin mo yung apelido niya. Sa kanya mo i-address ang sarili mo. Iugnay ang apelido ang sarili mo, hindi yung nagpalaki sa iyo. No? Yan ang karapatan. Na panuntunan na nauugnay sa masala na ito. So now ay naunawan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na pinagbawal ang pag-aampon. Pero yung natalakay natin, yung kafala, yung pag-aaruga, pagpapalaki, pagkupkup sa bata, batang ulilaman o hindi, ay kabilang yan sa mainam na gawain. Yung mga nagpapakupkup, yung mga nagkukupkup naman na ginagamit nila, pinapagamit nila sa bata yung apelido nila ay tunay na hindi nila inaasam yung gantimpala. Kasi bakit mo in the first place, bakit mo ginawa yun? Dahil inaasam mo yung gantimpala. Pagmamahal, gantimpala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagmamahal sa mga bata. Kung nag-aantay ka, nag-aasam ka ng kapalit na pagkakaita mo ng karapatan yung mga magulang dahil hindi nila ginagastusan, no, at papagamit mo sa mga bata o bata ang apelido mo, ibig sabihin hindi talaga pagmamahal at para kay Allah ang iyong inaasam dahil alam mo na ipinagbawal ito sa relihiyong Islam. So kung talagang inaasam mo ang gantimpala, wag i-set aside mo na yung apelido at yung ibang karapatan. Ang mahalaga sa'yo, ginagastusan mo yung bata dahil ang inaasam mo yung
kaluguran ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yung ikhlas, no, sincerity talaga yung ginugugol mong mga salapi o financially sa isang bata dahil naawa ka, pagmamahal mo sa kanya. So yan ang ilan sa mga panuntunan na may kaugnayan sa tinatawag na pag-aampon. So naway na napulutan natin ang aral at naging malinaw ang kasagutan sa mas'ala na ito. Wa akhir dawana, alhamdulillah, hanggang sa muli. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.